Maligayang pagbabalik dito sa Tagalog Cine Recaps. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang pelikulang pinamagatang The Boy Who Harnessed the Wind na ipinalabas noong 2019. Nagsimula ang pelikula sa isang maliit na nayon ng Kasunggo, Malawi. Karamihan sa mga taga-nayon, ang pagtatanim ng mga mais ang tanging ikinakabuhay. Isa na dito ang pamilya ni Trywell. Katuwang niya ang kanyang asawang si Agnes. May tatlong anak ang mag-asawa, si Annie ang kanilang panganay, na tumigil muna sa pag-aaral dahil na rin sa kalagayan nila sa buhay. Ang pangalawa ay ang 13-anyos na si William, na nahihilig sa pagkukumpuni ng mga electronics, at ang pangatlo ay ang maliit na bata. Mahirap at simple man ang buhay ng pamilya, ipinagpapasalamat pa rin nila anumang biyayang dumating. Isang araw, ibinigay ni Agnes kay Trywell ang bagong uniforme sa eskwelahan ni William, kaya laking tuwa ni William nang makita ang uniforme sa kanyang higaan. Excited na lumabas si William, naramdaman din ng buong pamilya ang kasiyahan na nararamdaman ni William dahil sa unang pagkakataon, naka-uniforme na siyang papasok sa eskwelahan. Pinayuhan ni Trywell si William na mag-aral ng mabuti sa eskwelahan para marami siyang matutunan. Kasabay naman niya sa pagpasok sa eskwela ang kanyang kaibigan na si Gilbert. Pinulong ng principal ang lahat ng estudyante. Sinabi nitong hindi mayaman ang kanilang eskwelahan kaya kailangan din nilang tulungan ang kanilang sarili para matuto. Katulad ng ibang estudyante na nagsumikap hanggang makatapos ng high school na mataas ang mga marka, kaya naging scholar sa kolehiyo. Papayagan sila na makahiram ng libro sa library at madala sa bahay kung tapos na nilang mabayaran ng buo ang tuition fee. Habang ang kanyang ina at ate ay pumunta sa palengke para magpagiling ng inani nilang mais. Sinabi ni Agnes kay Annie na huwag siyang mag-alala, dahil sa oras na makabalik din siya sa eskwela at makatapos, makakakuha rin siya ng magandang trabaho. Makalipas ang ilang araw, kinausap si William ng kanilang algebra at science teacher na si Mike Kachigunda. Ipinaalam nito na kailangan ng magbayad ni na William ng tuition fee. Sinabi ni William na sasabihin na lamang niya sa kanyang ama ang tungkol doon. Sa hapon, sinabi ni William na kung maaaring buksan ang ilaw nang makapag-aral siya para sa nalalapit nilang test, pero sinabi ng kanyang ina na wala na silang gas, bagkus inutusan itong tulungan ang kanyang ama na nagtatanim sa labas. At nang maibigay na kay William ang test result nila, 62% lamang ang kanyang nakuha. Bagamat pasado, hindi pa rin siya kontento sa kanyang score. Kaya nang mag-uwian, pumunta sila ni Gilbert sa basurahan. Naghanap si William na pwedeng gawing ilaw para makapag-aral siya sa gabi. Isang natabunang battery ang kanyang nakita. Nadatnan nila sa bahay ni Gilbert na nagpupulong ang mga taga-roon sa kanila at ang ilang taga-gobyerno at ang ama ni Gilbert na si Wimby na tumatayong chief village sa lugar. Ibig bilhin ng mga taga-gobyerno ang mga punong tabako sa kanilang lugar para gamitin sa mga isinasagawang project ng gobyerno. Pero tutol si Wimby at Trywell, ayon kay Wimby, kahit nahihirapan sila dahil mura lang ang presyo ng mga dahon ng tabako, kahit paano kumikita pa rin sila at ibili ng konting makakain. Pero kung kukunin pa ng gobyerno ang mga puno, hindi lang sila magugutom kundi malalagay pa sila sa peligro, dahil siguradong babaha sa kanila dahil wala na ang mga punong pumoprotekta laban sa baha. Pero dahil hirap na sa buhay ang ibang taga roon, naakit sila at pumirma sa perang alok ng gobyerno. Isa na dito si Jeremiah, ang pamangkin ni Trywell. Kinausap ni Trywell si Jeremiah at pinakiusapan na huwag nitong ibenta ang mga puno, pero sinabi ni Jeremiah nang nabubuhay pa ang kanyang ama, palagi silang tumutulong kay Trywell pero inuubos lang ni Trywell ang kanyang pera sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, na kailaw na iiwan din sila, kaya buo na ang pasya ni Jeremiah na ibenta ang mga puno dahil kailangan niya ng pera para iwan niya ang lugar na wala ng pag-asa pang umasenso. Mga ilang araw pa ang dumaan, nasaksihan ni William ang pagputol ng mga puno, dahilan para unti-unti nang makalbo ang kagubatan. Hanggang dumating na ang panahon ng tag-ulan sa kanilang lugar. Pumunta sina William at Gilbert sa dormitoryo ng kanilang mga kaibigan para makinig sa radyo ng isang live na laro ng football. Subalit nang malapit nang magsimula ang laro, bigla namang namatay ang radyo. Napatingin silang lahat kay William dahil alam nilang marunong ito sa mga electronics. Nagmamadaling umuwi si William sa kanila. Kinuha nito ang battery ng radyong pinapaayos sa kanya ng kanilang kakilala. Narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Lumapit si William at sinabi sa kanyang ama na kailangan na nilang magbayad ng tuition fee, pero sinabi ni Trywell na sa oras na tumigil ang ulan at makaani sila ng mga pananim, agad din silang magbabayad. Nang makabalik si William, pinagdugtong-dugtong niya ang mga battery na mayroong laman at wala, kaya laking tuwa ng kanyang mga kaibigan nang muling gumana ang radyo at lumakas pa ang tunog nito.
Subalit sa kanilang pag-uwi, natuklasan ni William na may lihim na relasyon ang kanyang ate Annie at ang kanilang guro na si Kachigunda. Kinabukasan, inakala ni na William na paglalaroan lamang ni Kachigunda si Annie, kaya naisipan nilang sirain ang bisikleta ni Kachigunda, nang sa ganun hindi na ito makadalaw pa kay Annie. Pero naagaw ang atensyon ni William sa headlight ng bisikleta na kung paano iyon umiilaw, hanggang madiskubre nito na sa pag-ikot ng gulong, tinatamaan nito ang dynamo na siya namang lumilikha ng kuryente papunta sa headlight. Naisip ni William na maaari niyang gayahin ang mekanismo ng kagaya sa bisikleta para magkaroon siya ng magagamit na ilaw sa kanyang pag-aaral tuwing gabi. Nang gabing iyon, narinig ni William na pinag-uusapan ng kanyang mga magulang na kulang na ang kanilang panggastos. At wala pa silang maibabayad sa tuition fee ni William, tahimik na umalis na lamang si William, naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Pinulong ng principal ang mga estudyante, may mga pangalan siyang tinawag at pinaiwan sa loob ng silid-aralan, sinabi ng principal na hindi muna sila papapasukin kabilang si William, hanggat hindi pa nakakabayad ang mga magulang nila ng tuition. Subalit paano niya sasabihin sa kanyang ama ang ganon, kung nakikita niyang patuloy na binabaha ang kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan, at lahat ng kanilang pananim ay nasalantana. Kasama si William, pumunta si Trywell sa kanyang kakilala na nasa gobyerno na si Daniel. Ibig magpatulong ni Trywell ukol sa problema nila sa baha sa kanilang lugar, pero sinabi ni Daniel na kung may naipong pera si Trywell ay huwag niyang gastusin para solusyonan ang baha, dahil mas malaking problema ang parating, ang matagal na tagtuyot na magre-resulta ng kakulangan sa supply ng pagkain. May problema din ngayon sa politika, at nakatakdang itigil na ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Nang tumigil ang ulan, nakapagtanim sina Trywell subalit dahil sa matinding init ng panahon, natuyo agad ang mga lupa, kaya namatay din agad ang karamihan ng kanilang mga pananim. At dahil kailangan ng kanyang ama ng tubig para sa mga pananim, naisip ni William na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa gamit ang lumang pump at itinapong battery na nasa basurahan. Pero kailangan niya ng kuryente para ma-charge ang battery. Doon niya naalala ang bisikleta ni Kachigunda. Palihim na pumasok sa science subject si William at nang matapos ang klase, kinausap niya si Kachigunda kung paano nagkakaroon ng kuryente ang headlight ng kanyang bisikleta. Sinabi ni Kachigunda, iyon ay dahil sa dynamo, pero walang mabibili pa ng ganun sa kanilang lugar. Ipinayo ni Kachigunda kung ibig ni William malaman ang mekanismo ng dynamo, maaari siyang mag-research sa library. Sinabi ni William na wala pa siyang library card dahil hindi pa sila nakaka-tuition, pero kung tutulungan siya ni Kachigunda, walang makakaalam sa palihim na pagbisita ni Kachigunda kung gabi sa likod ng kanilang bahay. Walang nagawa si Kachigunda kundi samahan si William sa library. Sinabi ni Kachigunda sa librarian na si Mrs. Sikelo na hindi na estudyante si William dahil hindi ito nakabayad ng tuition, subalit ipinagbabawal lang naman ng principal kung papasok si William sa klase at tuturuan ng mga guro. Ipinakiusap ni Kachigunda kay Mrs. Sikelo na pahintulutan si William na makabasa ng mga ilang libro para sa kanyang gagawing sariling pag-aaral. Pumayag naman si Mrs. Sikelo at itinuro ang lugar kung nasaan ang mga libro tungkol sa magnet and electricity. Sabik namang sinimulan agad ni William ang pagbabasa. Nagkaroon ng pagtitipon sa bayan para sa pagdalaw ng presidente ng bansa, kaya pumunta ang mga chief village at kanilang mga nasasakupan galing sa iba't ibang nayon. Matapos magtalumpati ng presidente, saka pinagsalita naman ang mga chief village. Subalit nang si Chief Wimby na ang nagsalita, inilabas nito ang sama ng loob sa gobyerno. Sinabi nitong sinalanta na sila ng kung ano-anong kalamidad pero hindi tumulong sa kanila ang kasalukuyang namumuno. Kaya sa susunod na eleksyon, iboboto lamang nila ang may malasakit sa mga mahihirap, hindi ang politikong nagbubulag-bulagan lamang sa dinadanas na kahirapan ng mga tao. Pinigilan ng security ng presidente si Chief Wimby na magsalita pa, saka ito dinala sa likod ng stage at pinagtulungang bugbugin. Agad ding sumaklolo sina Gilbert at William at ang mga tao, hanggang magkagulo na at nagmamadaling umalis ang presidente. Halos hindi na makagalaw si Chief Wimby sa matinding inabot nito sa kamay ng mga presidential security, sa bahay na lamang nila ito dinala nina Trywell para makasigurado sila sa seguridad nito. Ang sumunod na araw, nag-ani sina Trywell sa kanilang tiniman, subalit nanlumo sila nang makita nilang kakaunti lamang ang kanilang inani, at hindi aabot para sa 2 buwan nilang pagkain. Naabutan ni Trywell na nagkakagulo na ang mga tao sa bayan dahil nagtaasan na ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa radyo, ibinabalita ang korupsyong ginagawa ng presidente para may magamit na pondo sa eleksyon. Ibinibida din ng presidente na maganda ang ekonomiya ng bansa, sa kabila ng nahihirapan ng makabili ng pagkain ang mga tao sa sobrang mahal ng mga presyo. Nalaman ni Trywell na magkakaroon ng rally sa kabilang bayan
sasakyan para magprotesta sa nangyayaring kapabayaan ng gobyerno, nagpaalam agad ito kay Agnes na sasama siya sa rally at uuwi na lang sa sunod na araw. Labis namang humanga si Mrs. Sekilo nang ipinakita ni William sa kanya ang pinaplano nitong electric water pump para makatulong siya sa kanyang ama sa pagtatanim kahit nasa panahon ng tagtuyot, nang sa ganun hindi sila magugutom at ang ibang mga tagaroon sa kanila. Pero hindi niya magagawa iyon hanggat wala siyang dynamo na katulad sa bisikleta ni Kachigunda, kaya ipinayo ni Mrs. Sekilo na pumasok siya sa klase ni Kachigunda para makausap niya ito. Pero wala si Kachigunda at ang principal ang pumasok sa klase. Nakita nito na naroon si William, nagalit ang principal at sinabi nitong dinadaya ni William ang ibang mga estudyante na nagbabayad ng tuition. Umiiyak na nakiusap si William na magbabayad din ang kanyang ama kapag umani na sila ng mga pananim, subalit pinalabas pa rin siya ng principal. Samantala, naroon si Kachigunda at nakipagkita kay Annie. Ibig ni Kachigunda na isama na niya si Annie sa ibang lugar at doon na sila magsama at magpakasal. Pero tumutol si Annie. Sinabi nitong hindi niya maaatim na iwan ang kanyang pamilya, lalo na may kinahaharap silang problema. Malungkot na tinitingnan ni William ang kanilang sakahan na dati punong-puno ng mga pananim at mga puno. Iniisip ni William kung saan na sila kukuha pa ng makakain, kagaya ng iba nilang mga kapitbahay na lumipat na ng ibang lugar. Nang walang anuanoy narinig niya ang kaguluhan, nakita nila ng kanyang ina na nagtatakbuhan at hinahabol ng mga tao ang truck na may dalang mga sako-sakong mais. Nagmamadaling inutusan si William ni Agnes na pumunta sa bayan at bumili ng iba nibentang murang mais ng gobyerno. Nagulat si William nang makita niyang marami ng tao at nagkakagulo na sa pila. Nanlumo si William, alam niyang malabo na siyang makabili pa dahil sa sobrang taas ng pila. Nag-usyoso si William hanggang sa unahan ng pila, nang biglang magkatulakan at may tulak si William ng mga tao papasok sa bodega. Dali-dali namang isinara ng mga sundalo ang pintuan ng bodega. Dahil nasa loob na si William ng bodega, agad na siyang nakabili ng ilang kilong mais katulad ng iba. Subalit hindi muna lumabas ang mga tao sa loob. Natatakot silang madamay sa kaguluhan sa labas. Lumapit ang isang sundalo at sinabing kailangan na nilang umalis lahat sa bodega dahil delikado pag nabuksan ng mga tao ang pintuan. Naghanap ng paraan si William, nagtulong-tulong silang gumawa ng butas sa dingding hanggang makalabas na sila sa likod ng bodega. Samantala, labis na takot naman ang naramdaman nina Agnes at Annie nang pumasok ang isang lalaki sa kanilang bahay. Sinabi ng lalaki na kailangan niya ng pagkain dahil dalawang araw na itong hindi kumakain. Wala nang nagawa sina Agnes nang agawin nito ang hawak nilang pagkain. Laking gulat din nila nang nakawin ng ilang lalaki ang mga inimbak nilang mga mais. Napaiyak na lamang si Agnes dahil nawala pa ang konting reserve ang pangkain nila para sa ilang araw. Kinagabihan, sinabi ni Trywell na kukunti na lang ang natitira nilang pera at pagkain, at para makaraos sila, isang beses lang sila kakain sa isang araw, kaya kailangan nilang pumili kung anong oras sila kakain. Pinili ni Agnes na kumain sila sa hapunan, dahil mahirap matulog na kumakalam ang sikmura. Maghapon pa rin nagtatanim si Trywell kahit alam niyang hindi mabubuhay ang mga tanim, umaasa pa rin si Trywell na darating din ang ulan at magiging normal na ang panahon. Sinabi ni William kay Annie ang plano niyang paggawa ng electric water pump na magiging malaking tulong sa kanilang ama sa pagtatanim, pero hindi niya magagawa ang water pump kung wala siyang dynamo na tanging si Kachigunda lang ang mayroon. Kaya hiniling ni William sa kanyang ate na tulungan siyang mahiram kay Kachigunda ang dynamo nito. Ilang araw ang lumipas na abutan ni William na umiiyak ang kanyang ama at ina. Nag-iwan si Annie ng sulat na sumama na ito kay Kachigunda at para mabawasan ng isa ang makikihati pa sa kanila sa pagkain. Umiyak si William sa pagkahiwalay ng kanyang ate sa kanila. Nagulat din si William nang makita niya sa kanyang kwarto ang dynamo ni Kachigunda. Pumunta sila sa eskwelahan at ang principal ang kanilang nakausap. Humingi ng paumanhin ang principal at sinabi nitong maging siya ay hindi rin niya alam ang kinaroroonan ni Kachigunda. At baka hindi na bumalik pa si Kachigunda dahil isasara muna nila ang eskwelahan. Gawa nang wala nang pumapasok na estudyante at wala rin pambayad ang eskwelahan sa mga guro. Nakiusap si William kung maaari siyang makahiram ng ilang libro. Pumayag ang principal dahil wala nang gagamit pa ng mga libro. Nagulat din si William nang makitang may iniwan para sa kanya si Mrs. Sekilo, isang lumang battery na maaari pa niyang magamit ang naghihintay para sa kanya sa library. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sinimulan ni William na subukan ang kanyang mga natutunan. Gamit ang windmill na kanilang ginawa, laking gulat ng lahat ng magtagumpay si William sa kanyang eksperimento at gumana ang radyo. Kaya pumunta agad sila sa basurahan para kumuha ng mga gagamiting materyales sa malaking windmill na plano ni William gawin. Nagmamadaling ipinakita ni William sa kanyang ama ang kanyang eksperimento na gagana ang radyo gamit lamang ang windmill.
Sinabi ni William na ibig niyang gumawa na mas malaking windmill nang sa ganun malaking kuryente ang malikha niya at makapagana ng water pump na magagamit na pangdilig sa mga pananim, pero kailangan ni William na pera-pirasuhin ang bisikleta ni Trywell para magamit niya sa pagbuo ng windmill. Pero hindi naniwala si Trywell sa kanyang anak. Inisip nitong isang laruan lamang ang nasa isip ni William at di siya papayag na sirain ang kanyang bisikleta sa walang kasiguruhang plano. Kaya nang magpumilit si William, nagalit si Trywell at sinabing kalimutan na ni William ang pag-aaral dahil puro imposibleng bagay lamang at paglalaro ang mga natutunan nito sa eskwelahan. Inutusan nito si William na tumulong na lamang sa pagbubungkal ng lupa nang sa ganun marami siyang matutunan tungkol sa pagtatanim. Sinunod ni William ang kanyang ama, katulong si Gilbert, nagbungkal sila ng lupa, pero nakita ni William na kahit anong gawin nila, walang mabubuhay na tanim kung walang tubig na pangdilig. Sa pagdaan ng ilang buwan, lalong lumalala ang tagtuyot sa kanilang lugar, dahil sa wala nang mapapagkunan ng makakain ng mga tao, maraming hindi na nakakatagal at namamatay dahil sa gutom. Napaiyak na lamang si William nang makita niyang pati ang kanyang alagang aso ay namatay na rin. Kinausap ni Agnes si Trywell, sinabi ni Agnes na palagi siyang sumusunod sa lahat ng desisyon ni Trywell, kahit walang napupuntahan ang lahat hanggang umalis na lang si Annie. Ibig ni William na makatulong kaya naghahanap siya ng paraan at kailangan niya ng tiwala na ayaw ibigay ni Trywell. Hiniling ni Agnes na sana huwag nang hintayin pa ni Trywell na pati si William ay mawala sa kanila. Habang nasa libingan ng kanyang aso si William, nakita niya na paparating ang kanyang ama. Nagtanong si Trywell tungkol sa plano ni William na windmill, sinabi ni William na windmill lamang ang tanging paraan para makakuha sila ng tubig. Kaya sinamahan ni Trywell si William sa pagsisimula ng mga plano nito, at nang makumpleto na niya ang mga gamit, madali na niyang nabuo ang makina ng water pump at windmill, tumulong na rin ang kanilang mga kapitbahay sa pagkuha ng mga kahoy, hanggang maitayo na nila ang mataas na poste. Inilagay ni William ang mahabang hose hanggang sa pinakailalim ng kanilang balon, at saka na niya binuo sa itaas ng poste ang ginawa niyang windmill, habang puno ng pag-asang nakatingin sa kanya sina Trywell at ang kanilang mga kapitbahay. Sinabi ni William na maghihintay sila hanggang makapag-charge ang battery. Ilang oras ang lumipas na patingin ang lahat ng magsimulang gumana ang motor ng water pump, hanggang biglang lumabas ang tubig at tuloy-tuloy na itong umagos. Napasigaw sa saya si Trywell, umiiyak niyang niyakap si William, labis siyang nagpapasalamat sa kanyang anak, alam niyang napakalaking bagay ang nagawa ni William, na iligtas ng kanyang anak ang maraming buhay sa kanilang nayon. Dahil sa matagumpay ang ginawa niyang water pump, isinunod ni William gawin ang windmill na mapapagkunan nila ng kuryente para sa kanilang ilaw. At sa unang pagkakataon, ang bahay ni na William ang unang nagkaroon ng ilaw sa kanilang lugar. Sa katapusan, sinabi ni William na kinausap siya ni Mrs. Sekilo na maraming foreigner ang darating at titingnan ang kanyang mga ginawa. Marami din ang nag-sponsor para sa scholarship sa kanya para makapag-aral sa malalaking eskwelahan. Pero sinabi ni William na hindi niya iiwan ang bukid at ang kanyang pamilya. Sinabi ni Trywell na hindi aalis ang bukid, pero ang makapag-aral ng libre sa malaking universidad ay isang bihirang pagkakataon at isang biyayang galing sa Panginoon. Sa pag-aaral ka nakakakuha ng mga karunungan na kailanman ay hindi mawawala sa iyo, at isang kayamanan na siguradong magagamit mo sa mga darating na panahon. Noong 2014, nakapagtapos si William Kampwamba ng Bachelor of Arts sa Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, United States of America. Malugod po naming ipinaalam na isang malaking kasiyahan ang aming nararamdaman, na dahil po sa inyong pagtangkilik at pag-subscribe dito sa aming munting channel, ay natanggap na po namin ang Silver Play Button Award na galing po sa pamunuan ng YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Binabati po namin ng maligayang panunood ang mga nagpapa-shoutout na sina Charles TBPH ng Dasma, Jubert Antendido, Hamichan ng Japan, Smoke Creepy Ghost, Nuruddin Gostam, June Tercia Blog, Damsty ZY Plucker Crossbreeder, Dennis Ponce ng Pinaod San Ildefonso Bulacan, Labuyong Tali sa Yindi Hunter, Kaaritit Boss Mix Blogs, Mr. Dag TV, Dice Loft Sabia, Randy May Evangelio ng Boracay, Regino Grace ng Saudi Arabia, Edison Morales, Juni Bakar, sina Gemmer Elarde, Liwanag Yeban, sa kanyang anak na si Jewel ng Belgium, Bukog, Albert Permo ng Balingasag Misamis Oriental, Domingo Salunga ng Paris, at kay ML Play Highlights ng Pasay. Pagpalain po sana tayong lahat, ingat kayo palagi.